Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ang bongga-bongga talaga. Can you imagine? Kasi bagay, totoo. Hindi naman kataka-taka actually. Can you imagine pa ako? But anyways, ayan nga, ang bongga-bongga naman ang mag-asawang Pia Words back at Jeremy Jones. Di ba nga nakabase na sila sa Middle East? Kaya naman invited sila sa premiere night, of course, ng Mission Impossible ni Tom Cruise. Ang bongga. Talagang kung titignan mo naman kasi, talaga naman mga celebrity sila. Of course, celebrity naman talaga sila dahil si Pia Words back ay Miss Universe. Di ba nga, isa nga dapat sa mga pangarap niya ay maging bida, ay maging ano, leading lady sa mga ganyang klase ng pelikula. Of course, medyo hindi natupad yun, pero why not? Di ba nga yung panagtag? Pero kita nyo naman ang exposure niya, di ba? Bagay-bagay. Sabi nga noon, di ba, si Pia bagay na maging isa sa mga James Bond girls. And of course, eto rin pwede rin naman siya sa Mission Impossible. Yung mga ganyang tipo ng pelikula. Tapos, kasi di ba yung mga beauty queen naman talaga ginagawa, nilalagay sa mga ganyang klase ng movie. Kahit naman dito sa Pilipinas, yung mga beauty queen pag kinuha, ginagawang leading lady ng mga action star. Diba si FTJ nga marami siyang beauty queen na naging partner. E dito eh, si Pia pa ba na Miss Universe? Like si Gloria Diaz din naman noon, diba? So, ganun din na naging peg. Although si Gloria, syempre medyo on bida side talaga siya. The pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. But anyways, nakita nyo naman kung gaano uli ka-sexy na naman si Pia. There, chika kasi na parang baka pregnant na siya because may mga angulo kasi siya na medyo pag tinignan mo, siguro mali lang yung pagkakaupo. At first, di ba, yung sa bilbil nga dati or yung roles. Pero syempre normal naman yun sa baba, especially kung ang position naman niya ay nakaupo. But anyways, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ako, I am so happy po for Pia Words back na na-explore niya talaga yung mga ganitong situation. At syempre, di ba, sa panahon ngayon, although of course, maraming nai-invite sa mga celebrity premiere, like halimbawa kung ang ginagawa yung ano ay sa Singapore, yan, marami nai-invite yung mga artista natin, pero ito kasi Middle East, since Middle East ano naman base yung dalawa, kaya siguro napunta sila. But anyways, bongga ang pag-eksena nila. Imagine mo, nakakahalubili mo in one place na halos ka ano mo lang na kahalos parang katabi mo na lang talaga yung bida si Tom Cruise, of course, diba? So, ayan. Well, kasi alam nyo, pag nakita nyo naman si Jeremy at si Pia, kahit video lang, kahit picture, talagang wow, ang lakas ng dating nilang dalawa. Masasabi mo talagang parang, lalo si Jeremy rin, ano, talagang ibang klase din yung sex appeal pag ano, pag naka-outfit talaga ng ganun, ang feeling mo talaga actually, in fairness talaga, mukha talaga siyang Hollywood star pag tinitignan mo, lalo yung mga ganyang eksena niya, syempre. Diba, ganyang pananamit niya, sa height niya pa lang, tsaka sa looks. At si Pia talaga, pang Hollywood din naman, Hollywood star din naman ang beauty. Kaya, okay, kaya siguro, at tsaka ang gandang ano niyan, ang gandang exposure din kasi, yung mga ganyan, para, or malaking promotion din, para sa mga pelikula. Like, kasi, syempre, ang mga followers talaga, nila Pia and Jeremy ay, of course, manunod ng mga pelikulang pinapanood na. But of course, ang Mission Impossible naman ay may ano na talaga. Kumbaga, given na agad dyan, nakikita yung pelikula at hindi mo na, huwag ka nang magtaka. Parang doon na agad yan. Kasi nga, marami ng kwento ang Mission Impossible. Talagang kumikita siya. So, ngayon pa ba hindi yan papanoorin? Siyempre, now back na sa sinyan. Dito nga lang sa Pilipinas, di ba? Medyo nakakalungkot lang. Kasi nga, dito sa Pilipinas ay ano, mas kumikita talaga ang mga Hollywood movies. Talagang makikita mo ako, syempre bilang MTRCB deputy ako, nanonood talaga ako ng pelikula. And it's so sad na pag nanonood ako talaga, kahit sa mall, sa Quezon City man, or sa Kintaman, or dito man sa near, kung saan man, talagang pag Hollywood, makikita mo maraming tao. Like, diba, yung Little Mermaid nung kailan lang, of course, yung Flash, at kung ano-ano pa. Talagang, hindi naman masasabing punuan, pero maraming tao. Yun ang ano doon. And like, pag ano, Pinoy films na kasabayan, talagang nakakalungkot na minsan dalawa lang, tatlo lang yung tao sa sinihan. Meron ngang time na hindi natutuloy ang screening. Kasi nga,
walang tao, syempre kami naman, hindi naman kami papasok sa sinehan kung walang tao, 'di ba? Kumbaga, wala nang kita talaga ang ano, ang mga sinehan. So, hinahayaan lang namin na ganoon. Kaya lang again, 'yun nga ang nakakalungkot. So, sana dito kung paano tinatangkilik yung mga pelikulang, yung mga ganyang international movies, sana din tangkilikin din talaga yung mga Pinoy films, especially marami naman tayong magagandang mga pelikula like sa mga Metro Manila Film Festival. Actually, yun nga lang tayo eh. Then, yung December talaga, Metro Manila Film Festival lang tayo bumabawi. Hindi tayo bumaba. Like yung summer, yung Metro Manila Summer Film Festival, hindi talaga yung bumongga. Talagang kita nyo naman. Ang layo-layo ng difference nung kinikita ng mga, ng December sa summer. And of course, lalo naman yung Manila Film Festival. Ako nga hindi ko naramdaman yan. But anyways, going back again dito. So, ako gustong-gusto ko ang ganap. Perfect talaga, perfect partner. Perfect match talaga si Pia at si Jeremy. Talagang tignan nyo, talagang perfect ng looks nila sa isa't isa. Talagang kahit sino, talagang malaking karangalan na mapapunta mo rin sa ganyang event. Pero ito, nakakatuwa sila talaga. Hindi sila makapaniwala. Kumbaga, ang laki-laki rin ng yung pakiramdam nila, ang lakas-lakas ng energy nila pag ini-invite sila. Actually, gulat na gulat sila dun sa in-invite sila ng Etihad nga, diba? By the way, nakasakay na ako sa Etihad noong pa nung papunta kami ng either London ba yun or yun. So anyways, ayun na nga, bonggang-bongga ito, kaya ako papanoorin ko rin ito, talagang kahit naman, ito hindi ito bayad, pero talagang pinopromote ko lang, natutuwa kasi ako for Pia Wurtzbach and Jeremy Jones talaga, na talagang invited sa mga event ng mga Hollywood stars, like ito nga, Tom Cruise sa Mission Impossible, kaya